Magandang araw muli. Isa na namang mapagpalang araw sa ating lahat, lalong-lalo na yung mga kapwa kong OFW. Nasaan man kayo sa panig ng mundo, kumusta po kayo? Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan. So anyway, bago tayo magpatuloy at magbigay na naman ng isang tutorial or mga tip na related sa mga OFW, roll intro muna. So kanina kasi nag-post ako tungkol sa OWA membership, ano, kasi may mga nagtatanong kung paano sila mag-renew. So based dun sa nakaraang advisory ng Polo Muscat, ano, is pwede kayong mag-email sa owamembership.oman@gmail.com. But then habang binabasa ko yung mga comment, ano, dahil may successful nang nakapag-renew, sabi ni Madam Madel, done renewing my membership through email. So yeah, I was happy. So sabi ko sa kanya, i-comment mo nga dito ang proseso sa, para malaman ng iba. So maraming salamat kay Ma'am Madel, ano, that he gave some information kung paano mag-renew. Ito yung para dito sa Muscat, ano, or Oman. Ayan, makikita nyo sa comment dun sa post. But then suddenly nag-comment si Sir John Atienza. Yung sabi niya, pag inactive na po yung status nyo sa OWA membership nyo, pwede nyo i-renew via mobile app ng OWA. So yan kasi, I've been trying that for a long time, ano, bago pa dumating yung araw na to, sinusubukan ko na actually na mag-renew using the mobile app. So, ang pagkakalam ko kasi hindi gumagana yung two payments na yon, yung land bank at saka yung bank net. Then, sabi ko, tinanong ko siya, gumagana na ba yung payment, like, link sa OWA app? So, kinonfirm nga niya. Then, so, binuksan ko nga yung, ano, yung OWA app ko. So, I can confirm, ano, may nadagdag na payment option. Wherein, pwede nyong gamitin yung Rizal RCBC Bank account, Robinson's Bank, Union Bank of the Philippines, and of course meron doon land bank account, wherein nitong nakaraan may video din ako kung paano gumawa ng Overseas Filipino Bank account, ano, online or digitally. So tingnan niyo na lang yung ano, i-post niyo tong video to tapos i-click niyo yung letter I, nandiyan yung link ng ano, how to create an account. So OFW Bank, Overseas Filipino Bank. So ayun, sinubukan ko siya actually gamitin yung Overseas Filipino Bank account to pay yung OWA membership, ano, or renewal, and it's working, ano. As you can see, I can confirm that meron na ako ng ano, no final process para mag-send ng payment. So anyway, today I'm going to walk you through kung paano mag-renew ng OWA membership using the OWA mobile app. So first of all, of course, i-download nyo yung OWA mobile app. Kung meron na kayo, buksan nyo na lang. OWA. OWA mobile app. So ayan po, ano, makikita nyo dyan yung pangalan ninyo, picture, at saka status, active. Anyway, kung makikita nyo yung nakaraang video, eh, pinakita ko doon kung paano mag-register o kaya paano mag-sign up ng sa OWA app. As usual, i-post na lang yung video tapos may letter I dyan. Makikita nyo yung list ng videos dyan, mga tutorials. So anyway, let's move on with the renew membership. Kasi ito lang naman yung focus natin dito. Renew membership. Ayan. Pagka-click nyo yan, ano, automatic nang maglalabas dyan yung mga information ninyo. And then select nyo lang yung contract duration. Let's say for example 2 years kayo ulit. Tapos position, ayan, position nyo, lagay nyo lang, then submit. Pagka-submit nyo yan, magre-redirect na siya sa payment portal ng land bank. So there you go, makikita nyo dyan, select payment gateway option. So unang-una, land bank, ito yung lang yung dati, land bank saka banknet, wherein hindi yan gumagana dati. Ngayon, nadagdag na yung cash payment at saka
Otherbank via PCHC PayKit. So anyway, iunahin muna natin to. Pakita ko lang yung mga option, ano, cash payment. Makikita nyo dyan. Cash payment, kung nasa Pilipinas kayo, pwede yan. Ayan, ito yung payment method niya. Pwede sa EasyPay, Bayad Express, saka 7-Eleven. Nandito naman lahat ng mga information na kailangan nyong ilagay pag magbayad kayo. Ayan. Ayan siya. Kung magkano, OR number. Ayan. Ayan lahat. Then, pagkatapos nyong bayaran, just click proceed. Ayan. Just click proceed. And then, fill up nyo na lang yung mga necessary information dyan. So, yeah. Yan, via cash payment. Ano po? Let's see naman. Pag sa other bank naman, like I said while ago, kung meron kayong RCBC Bank, Union Bank, yan. So, the same. Magpapakita yung mga summary ng payment. Ang kailangan yung bayaran. So, dito ano? Ito yung PayGate. So, pay using your bank account. Scan QR code, receive one-time payment, or kaya log into online banking. So, yan. Kung meron kayo ng yung mga bank na ito, RCBC, Robinsons Bank, yun yung Bank of the Philippines. So, just select one. Then, mag-login na kayo sa portal ng bank. So, there, then it will go. You will pay the OWA membership amount. So, kung meron mga nakatry dito, mag-comment na lang po kayo dyan sa baba. Let me know kung gumana. So, ayan. Dahil lately lang, nagbukas ako ng Overseas Filipino Bank account. So, ngayon, I'm going to transfer money to my Overseas Filipino Bank account digitally, of course. Nasa phone ko lang naman, mobile app. Then, I can use that to pay via Land Bank. Ano? Yun ang kinagandahan. So, kung mayroon kang Overseas Filipino Bank account number at mayroon ng pera yung account mo, pwede mo naman transferan yan. Madaming paraan kung paano ka mag-transfer ng pera. Anyway, i-check nyo na lang yung tutorial na ginawa ko sa Overseas Filipino Bank. So, best option talaga is using Land Bank. So yan, Land Bank account number. Lagay nyo lang dyan yung Land Bank account number ninyo. Yung Overseas Filipino Bank. Pwede dyan yung Overseas Filipino Bank account. Let me get that. So lagay ko lang dito, Land Bank account number. But I'm going to put my Overseas Filipino Bank account number. So click submit. Then that's it. Ito na yung summary ng payment ninyo. Payment summary. Ayan, si Land Bank, nag-send na siya ng OTP. Thank you for using. Ayan yung OTP niya, valid for 15 minutes. Ayan siya. So, i-certify. Lagay nyo na lang dyan yung OTP ninyo. Then, submit. And then, you're good to go. You have already renewed your OWA membership. So, yan ano. Yan ang kinagandahan ngayon sa panahon ng pandemic. Hindi na natin kailangan umalis sa bahay. Basta may internet tayo. Basta may laman yung mga account natin. Lalo na sa Pilipinas. At ngayon, very convenient yung Overseas Filipino Bank. So, mag-download kayo ng Overseas Filipino Bank na app. At mag-sign up kayo dyan. Napaka-convenient gamitin. So, maraming salamat sa Land Bank in providing us this kind of platform, ano po. At saka sa OWA na rin, buti na lang ginawa nyo ng paraan ito. So, but then, like I said, if you are in Oman, you can simply email sa owamembership.oman@gmail.com, and then you will be given an instruction there. Magbabayad kayo through bank account or itatransfer nyo sa account number ng Polo OWA. So, yun lamang po, napakaganda nung development dito sa ginawa nila dito sa OWA membership, OWA app. Now, you will be able to pay
your OWA membership app. So maraming salamat sa tip, ano, sa comment. Thank you so much. So yun lamang po, ano, kung meron kayong mga katanungan, we will try to answer them. Kung meron kayong comment, we will read them and we will like those comment. Kung bago lang po kayo sa aking channel, pakiclick naman po yung subscribe button at saka yung notification bell para makita nyo kung meron tayong bagong upload na video. We will be providing information about OFWs here. So maraming salamat sa pagbisita and support our channel para pag marami yung support na nakukuha natin, we can also support others. So yun lamang po, ano, maraming salamat. God bless everyone. Keep safe.